Siyempre, una naman hinahanap natin yung X-factor, di ba? Yung charisma. Actually, hindi mo ma-pinpoint kung ano eh. May appeal lang, may gaan, may appeal. Basta may dating. May dating siyang, may dating na star. And then after that, syempre, tinitignan mo na yung talent. Vocally, maganda ang kanyang boses. Pagkatlo siguro is yung kanyang, paano ba siya kumanta ng isang kanta, be it, you know, a dance song, be it a love song, paano ba niya ina-express yung sarili niya. Can be highly professional, has the right behavioral attitude, and can be a good role model para sa mga manunood, sa mga kabataan. Ako si Jayda is a perfect example because unang-una, DNA pa lang yan, yan, the royalty, the family, the mother, the father, really artists. And Jayda herself is a, she can stand on her own. She has the charisma and the star quality at a very young age. She does her own music. She's very creative. Triple or multiple threat yan si, ano, si Jayda because Jayda has the star quality. She has the charisma. She has the talent. And she has the DNA to back her up. Siyempre, genetics. Oh, nagagaling sa genetics yung kanyang galing. Pero masasabi kong meron siyang sarili niyang galing. She does not rest on the fact that she's gifted because, you know, she has very good genes. But she really works hard to have that distinction. Yung utak niya, gusto niya yung ginagawa niya at mahal niya yung ginagawa niya at gusto niyang patunayan sa sarili niya that she can soar high and be able to achieve a lot of things for herself and for her art and for her artistry and craft. Nagugulat ako sa galing ng batang ito because she doesn't only sing well, she's a great composer. She composes and wow, her creativity is just so deep. At hindi lang yon, she also directs. Can you imagine, amidst all this talent and greatness, she remains humble. Grabe, unang kita ko pala kay Jayda talaga na, you know, starstruck kasi you know, she's very beautiful, she's so, paano ba to? She's shy, pero very confident. Sobrang mahiyain, pero pag nag-perform or pag nagsalita, full of confidence siya. And now ako, nagpapasalamat ako kasi sa ABS, aside from the fact that naniniwala sila kay Jayda, hindi nila minadali si Jayda. They let her grow into it. In fact, I felt like the timing of Jayda joining ABS-CBN is just parang God's timing talaga. Feeling ko, nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Nandun na yung love for music. Kasi narinig ko na lahat ng mga kanta nila. Ang dami nilang mga pinapatugtog. Kinukwento nila sa akin yun eh. To be honest, no, this is one thing, not many people know this, but few days old pa lang si Jayda, she was able to produce a tone. Not a sound, a tone. Of course, it goes without saying, she grew up in a musical family. Dahil pareho kaming viewers, both singing talaga and we did shows. In fact, suggest Jayda has already mentioned this, that she was a tour baby. But early on, early stages niya, I remember yung Dream Girls, nalala mo yun? Yung soundtrack yung ng Dream Girls. Yung soundtrack ng Dream Girls. Yung kila Beyonce, Jennifer Hudson. Sa kotse, when we were living in the US at that time. Memorize niya yun from cover to cover, from start to finish. Lahat ng songs. Lahat ng songs. Minemorize ko, 4 years old ako noon, minemorize ko talaga yung album na yun front to back. As in, pinapakinggan ko lang siya. So, hindi ko ginagamit yung internet nung time na yun. So, purely ano, through audio lang talaga. Pero, napag-aralan ko lahat ng mga kanta doon. As in, mahilig talaga akong kumanta ever since. And, nagpa-perform ako sa mga family gatherings namin nung nandun kami sa Amerika. Yung pagkanta ko, ever since na talaga, parang feeling ko parte talaga
parte ko talaga yung love ko for music and for singing. Pero siguro nung as early as 6 years old ako, nagsimula na ako mag piano lessons. Sunod nun talagang nag-start ako mag guitar lessons pati nung 8 years old ako. Si Jayda, talaga makikita mo na na talagang hilig niya na yung music. But when she turned 9, when she did a concert at the age of 9, that's when we knew there was something special already. Lumapit sa akin si Chesa. Dad, sabi niya, merong gusto yung anak mo. Sabi ko, ano yun? Tapos lapit siya sa akin, Dad, for my birthday, can I do a concert? Talaga kami. Tapos sabi ko, what do you mean concert? Yung akala ko, concert lang. As in, a real concert? Yes, Dad. As in, live band daw. Sabi ko, live band? 9 years old ka pa? Magna 9 years old ka pa lang? Alam mong ginawa niya? Ganun siya ka-serious ha. Nilabas niya yung piece of paper niya. Nandoon yung nine songs niya. Meron siyang 9 songs na nakalatag doon. Ito yung gusto niyang kantahin. Hindi mo ang repertoire niya. So, inayos ko lang ako. Pero sabi ko, seryoso ka? Sabi niya, yes, Dad, please. So I talked to my musical director. I said, kasi live band yan. So busog kami ni anong gagawin natin? Kaya so, ba to? Kaya ba yan? So nag-ano kami. Sabi niya, testingin natin. You know, to our surprise, during that first rehearsal, akala namin mahihirapan. She just eased into it. Exactly 9 years ago, I did a concert sa Metro Bar yun. Lahat ng mga family and friends namin, yung mga ibang kaibigan ng magulang ko sa industry, nanood sila. Talagang live band siya. Naka-hydraulics pa ako, lumabas pa ako from the stage. So talagang bongga talaga na concert. Kaya parang full circle moment na rin to na magko-concert ako 9 years later kasi legit na yung concert na to. Hindi lang parang birthday party. Pero ayun, yun siguro yung masasabi kong parang simula talaga ng music journey ko. I consider it part of my journey. Pero sa akin talaga yung malaking milestone para sa akin talaga yung nagsimula na akong magsulat ng kanta. I think that was a game changer for me. At 10 years old, after dinner one time, pumunta kami sa may keyboard. I was trying to play with the keyboards and then he says, Dad, can I ask you a question? Sabi ko, yeah anak, sure. How do you write a song? Sabi ko, it just comes to you. Kasi sabi niya sa akin, I know I don't think I can write a song. Sabi pa niya sa akin, I could ever write a song. Sabi ko, why do you say that? Sabi ko, you're only 10 years old. I wrote my first song when I was 18. Sabi ko pa nga sa kanya, you're only 10. So there's so much more out there. And sabi ko, you like writing. So you're already halfway there, you know. And lo and behold, when she turned 12, she was able to write her first song. I remember the title of the song was Strange New Love. And we were blown away. And then after that, a few weeks after that, she was like a music factory. She started writing more songs. And of course, the rest is history. Alam na namin at that time, talagang she was destined to become a singer. Siguro growing up, I mean, may mga nagsasabi sa parents ko, may mga naririnig na talaga ako na nagsasabi na mukhang destined siya for a career in music or parang music is in her blood. Pero hindi ko masyadong inisip talaga, talented ako. Mas parang gusto ko yung ginagawa ko. It was more of that. It did come as a surprise. Na ganun yung level ng musicality niya. Parang hilig ko talaga. I think bata pa lang ako, nandun na talaga yung passion na yun. Hindi talaga mapagkakaila na passionate siya sa music. Parang dun na siya papunta. Makikita mo na bata pa lang, dun na talaga ako papunta. And it's really no surprise that I eventually got into showbiz. Well, to be honest, no, si Jessa, if you ask her, she didn't want Jayda to enter show business in general. Oo, kung ako lang yun. Oh, parang, not because pumapasok yung puso ko bilang ina na feeling ko, kasi itong business natin, ang show business, ibang klaseng business to eh. Kumbaga, andyan yung good side, pero alam ko rin yung hindi magandang side. Feeling ko bilang nanay, how much do you love me?
ganun ba talaga? Parang ako yung maghahatid sa anak ko sa Lions Den. Parang feeling ko ganun. Kasi ma-scrutinize siya eh, di ba? Yeah, you'll be always under public scrutiny and, you know, being in the public's eye, parang there's that feeling na the public owns you, yung mga ganon. And habang kinakausap mo ako, I was trying to recall yung mga moments na parang alam mo kaagad na, no, this she's made for this. Parang 10 years old pa lang kinakausap na kami about Jayda, and you know, they saw the potential naman sa kanya as an actor, and as an actress. Tita Malu. Oh, Tita Malu. And we appreciated it, but when they asked Jayda, sabi ni Jayda, hindi pa siya ready. Oh, singer lang po muna ako ngayon. Sabi ko, ang gandang bata nito. But at that time, she wasn't ready. She wasn't ready yet to act. Parang ayaw pa ng bata. So sabi ko, pero alam mo, isang araw, parang bagay sa kanya. Bagay, kasi may dating yon. So sabi ko, alam mo, yung beauty niya, radiant. Sabi ko, she has a radiant beauty, and there's something about her na star quality. Sabi ko, sana magustuhan niyang mag-artista. Noon kasi talaga, mas music talaga yung hilig ko. Mas sabi ko na medyo may apprehension rin ako sa acting. Parang may konting fear, kasi syempre parang fear of the unknown. Hindi ko masyadong territory yun. You know, if one day you decide to become, that you like acting and you would already want to venture into acting, sabi ko sana magkatrabaho tayo, sana sa AMCA yon. So that's why I'm so grateful and very happy that indeed, no, that wish happened. Kinakausap na ako ni, or nililigaw na ako ni Tito Roxy to join Star Music. Parang kakasimula ako lang noon as a songwriter, so parang I guess there was that again fear of or apprehension na magigets ba to ng mga Pilipino, or parang makaka-relate ba sila sa mga kanta ko. Tapos pinarinig ko yung mga kanta ko kay Kuya John. Tapos sabi niya, Jades or Jayda at the time, sabi niya, tingin ko dapat i-release mo na kasi hindi na yan nagre-represent sa'yo or sa pagkatao mo pagdating mo ng, let's say, 17 or 16. So, napaisip ako dun. Tapos sabi ko, and in-assure naman rin nila sa akin na ito yung na-appreciate ko talaga sa Star Music. In-assure nila na they would give me creative control over my work output. Isa siguro sa mga apprehension ko, kasi sabi ko, importante talaga sa akin noon and hanggang ngayon na I'm able to be myself and put out the art that I want to put out. I think she was 15 nung gumawa kami ng album sa kanya, yung first album niya. Sabi ko sa kanya, you write your own songs. And we, aalalayan ka namin in terms of production. Umpisa pa lang, meron na talaga itong si Jayda. Alam mong iba siya. Alam mong ibang-iba yung kanyang dating. Alam mong may ma-offer siya sa industry. We felt like, what better way to build her brand dito sa Pilipinas than to be with the biggest network, the best network in our opinion. The network that gets her. Pero sa music, naka-ready na kami for the past 3 years eh. Unti-unti, hindi kailangan, basta ma-develop mo lang yung songwriting skills mo. Sabi ko, sumaba ka rin sa production, sa pag-produce ng music mo. Last year, this song with Darren, Sana Tayo Na. Sabi ko, Jay, gusto mo ikaw mag-direct ng music video mo? Outside music, this is a partnership with Rice, with Star Cinema, with a group of Direk Olive Lamasan, and we are planning after a series of workshops and trainings, she would be also launched as an actress, be given good roles, and eventually be seen in service as well, not only as a formidable singer but also a future great actress. Alam na natin magaling siyang mga aawit, magaling siyang composer. I would like to see her act. That's what I'm so excited about. And under development ang isang podcast series for her. And we're also casting her in some of our movies. Because really, it's in the acting department na gusto ko rin ma-hone si Jayda. Ang goal ko rin para sa sarili ko overall is to be a multimedia artist. Oh, it goes without saying. We are, as parents, we are doubly, triply proud talaga na ganito, na
magagawa niya yung concert at a time like this, no, na meron pang pandemya. So, nabigyan siya ng pagkakataon to do this. Yeah. We feel that, you know, things happen for a reason. Siyempre, nagpapasalamat pa rin ako sa ABS-CBN na binigyan ako ng platform sa ganitong panahon na to be able to showcase my full artistry and things like that. There's so many things that are happening behind the scenes kung alam niyo lang lahat. Kung pwede lang ikwento sa inyo. It's just remarkable. It's like, things are just falling into place. Hindi ko madi-deny na throughout my journey and my continuing journey dito sa showbiz, minsan mapapatanong ka na, am I cut out for this? Am I worth it? Am I enough? Do I deserve to even be here? And pumasok talaga yun sa isip ko. Pero, ang talagang nangibabaw, yung passion ko sa, at the end of the day, yun talaga yung pinakatanong driving force para sa akin, para tuloy-tuloy ako dito sa industriya to. Kasi talagang gustong-gusto ko talaga yung ginagawa ko. Ayoko nang malabong usap.